Dante, pagkatapos ng paglilitis ngayong araw, ano naman ang susunod na inaasahan dito sa isa sa mga drug case kay De Lima? Ella, pagkatapos ng paglilitis no, ngayong araw, sa May 12 naman, itinakda ng korte ang pagbasa ng hatol kay De Lima. At katatapos lamang, Ella, ng isinagawa ng paglilitis ng Muntinlupa City Regional Trial Court Branch 204, isang drug case dating sa Dora Laila De Lima kaugnay sa pagtanggap umano nito ng pera mula sa illegal drug trade para gamitin sa kanyang 2016 na senatorial campaign. Ito ay matapos pagbigyan ng korte ang motion ng prosecution na muling buksan ang paglilitis para sa kanilang huli o witness as attorney mula sa attorney's office. Sa umano ito, ang mangyari ang iti dating Department of Justice o DOJ Secretary Vitaliano Aguirre kaya former Bucor OIC Rafael Ragos upang idiin si De Lima. Dumalo ng personal ang dating mambabata sa paglilitis ng kanyang kaso. Habang isinasagawa ang paglilitis kanina, Ella, ay may mga ilang supporter din ang dating mambabata sa labas ng Muntinlupa RTC na nag-aabang. Ang kanilang hiling ay palayain ito o ipawalang sala. Samantala sa May 8, 2023 naman, nakatakda ang paglalabas ng isa pang korte ng kanilang desisyon hinggil naman sa motion ni De Lima na makapagpiansa para sa isa pang kaso niya na may kaugnayan sa drug case. Kapag pinagbigyan, ay magkakaroon ng patalanggalayaan ang dilitis ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na matanong itong abogado ni De Lima at ang kanilang pag-asa kapwa ay mapagbibigyan ang dating mambabatas sa kanyang petition for bail at siya ay ma-acquit doon sa kanyang kaso. Samantala, sa panig naman ng prosecution mula sa Department of Justice ay ipinapaubayan na nila sa korte ang magiging desisyon sa kaso. Yan ang ating balita mula dito sa Muntinlupa City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento.